mga nakakagulat na pag-atake ng mga hayop sa mga tao. Ano-ano kaya ang mga dahilan? Bakit kaya sila inatake ng mga hayop na ito? Yo, what's up sa inyo mga katambay? It's your boy johnfoxph. Marami na tayong nakikita na mga video ng mga taong nag-aalaga ng mga delikadong hayop katulad ng mga leon, tigre, oso at buhaya. Sinanay nila ito at pinaamo para hindi makapanakit. Pero kahit na gaano kaamo ang mga hayop na ito, ay delikado pa rin ito at pwedeng may manganib na buhay kapag naging agresibo ang mga ito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 8 nakakagulat na pag-atake ng mga hayop sa mga tao na nakuhanan ng kamera. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa ating channel, ay pwede mo bang pakipindot ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang notification bell para sa pagsuporta sa ating channel at paabutin na rin natin ng 3,000 likes ang video na ito. Alright? Kaya kung handa ka na ay simulan na natin. Damn. Number 8. Kuha ang video nito sa isang village sa bansang India. Laging gulat ng mga residente sa lugar nito nang may isang leopard na pumasok sa kanilang village at inatake ang mga residente sa lugar nito. Agad namang rumisponde ang mga otoridad para huliin ang nagwawalang leopard na ito. Sa video na ito ay makikita natin ang pag-akyat ng leopard sa bubong ng bahay at pagkalabas ng leopard ay inatake niya ang taong nakaputi na agad namang nakatakbo ng mabilis. Pagkatapos ay tumakbo palayo ang leopard at napunta sa isang banyo sa likurang eskinita. Pinaniniwalaan na galing ang leopard sa kagubatan at dahil na rin sa mga illegal na pagputol ng mga kahoy sa kagubatan ay nabulabog ang hayop na ito at napunta sa village na ito. Mabuti na lang ay nagawang hulihin ng mga otoridad ang nagwawalang pusa na ito bago pa ito makapinsala ng malaki. At inilipat nila ito ng ligtas pabalik sa kagubatan. Number 7. Noong April 13, 2009, isang babae ang tumalon sa bakod ng Berlin Zoo at nakapasok siya sa kulungan ng mga polar bear. At sa oras na ito ng pagpapakain sa mga hayop na ito. Pagkapasok ng babae sa kulungan ay kumuha ito ng atensyon sa mga oso kaya naman ang mga gutom na oso na ito ay nilapitan siya. Marami ang nakapansin sa pagtalon ng babae sa kulungan ng mga oso kaya naman agad silang humingi ng tulong sa mga staff ng zoo. Mabuti na lang ay na-rescue ang babae at nayahon siya ng ligtas sa tubig sa saktong oras kahit ilang beses itong nalaglag. Dahil kung hindi ito na-rescue ay paniguradong siya ang magiging hapunan ng mga polar bear na ito. Pagkatapos ng trahedya ay tinanong ng mga pulis ang babae kung bakit siya tumalon sa kulungan ng mga polar bear na ito. Pero hindi sumagot ang babae kaya kinasuhan ang babae ng trespassing. Number 6. Mayroon ring taong tumalon sa kulungan ng hayop sa isang zoo at ang napasukan niya ay isa sa pinakadelikadong hayop. Hindi katulad sa babaeng nabanggit kanina na walang rason dahil ang lalaking ito ay merong rason. Lasing daw ang lalaking ito nung pumasok ito sa kulungan ng tigre. Sabi sa mga kakilala ng lalaki ay gusto nitong makita ng malapitan ang tigre kaya pumasok ito sa kulungan. Pero agad namang pinagsisihan ng lalaki ang pagpasok niya sa kulungan ng tigre na para bang nahimasmasan ang lalaki nung nakaharap na niya ang tigre. Nanginginig sa takot ang lalaki at yumuyuko lang ito habang kino-corner na siya ng tigre. Ayon sa mga saksi sa pangyayari, nagsimula lang magalit ang tigre nung binato na ng mga tao ang tigre. Kaya nagalit ito at sinunggaban niya ang lalaki at kinagat ito. Sa kasamang palad ay hindi nakaligtas ang lalaki sa atake ng tigre. Number 5. Kung ang pagtitig ng harap-harapan sa isang tigre ay malabo, dito naman tayo sa mga leon.
Ang 22 years old na lalaki nito na isang drug addict ay napagtripan niyang pasukin ang kulungan ng mga leyon. Hinubad pa ng lalaki ang kanyang jacket at iniwagayway ito na para bang isa siyang matador. Sa kabutihang palad, hindi katulad kanina na nilapa talaga ng tigre ang lalaki dahil agad namang umaksyon ang mga staff ng zoo at binaril nila ito ng tranquilizer para makatulog ang leon. Pagkatapos maligtas ang lalaking ito ay inutos ng korte na ilagay sa rehab ang lalaki. Sa ngayon ay malinis na ang lalaki at wala na sa kanyang pag-iisip ang mga illegal na droga. Nangangahulugan lang ang video nito na kahit wala ka na sa iyong sariling pag-iisip ay may pag-asa pa ring magbago. Number 4. Ang Russian trainer na ito at ang kanyang alagang oso ay nag-guest sa isang live television show na kung saan i-interviewin ang lalaki ng host patungkol sa araw-araw niyang pamumuhay bilang isang trainer ng oso. Dahil nga hindi basta-basta ang magpaamo ng isang oso. Pero kahit gaano pa kaamo ang napakadelikadong hayop na ito, sa isang iglap lang ay pwedeng mayroong buhay ang manganib. Sa pagtungtong ng oso at ng kanyang trainer sa stage ay pinapakita pa nito kung gaano kaamo at mapagmahal ang oso na ito. Pero sa isang iglap, pagkalingon ng oso sa kanyang gilid ay inatake niya ang host na babae na ikinagulat ng lahat na tumagal ng isang minuto. Kahit papaano ay nagawa ng host na makaligtas sa atake ng oso at nakatanggap lang siya ng minor injuries. Number 3. Habang nagdiriwang ang mga tao sa lugar ng Kerala sa bansang India, may isang elepante ang nagwala at tinapak-tapakan niya ang kanyang trainer. Sa una ay masaya naman na nagdiriwang ang lahat, ngunit habang nagpapatuloy ang parada ay parabang may isang elepante ang naiirita na. Kaya nag-iba ang ugali nito at tinapon niya ang mga sakay na nasa likuran niya. At doon nagsimula ang kanyang pagwawala. Buti na lang ay nakalayo agad ang mga nakasakay sa elepante, pero ang dalawang rider ng elepante ay hindi pinalad dahil tinapak-tapakan ito ng elepante na talagang bali-bali talaga ang buto nila. Isipin mo na lang kaya kung ikaw ang matatapakan ng isang 13,000 pound na hayop. Nakaligtas naman ang isang rider, pero yung isang rider ay namatay agad. Hindi nila alam ang eksaktong sanhi kung bakit umasal ng ganon ang elepante dahil maraming beses nang ginagawa ng elepante ang mga selebrasyon na ganyan. Number 2. Habang ginagawa ng lalaki ito ang kanyang stunt para sa mga manonood, sa stunt na ito ay hahawakan at tatapukin niya ang buhaya at ipapasok niya ang kanyang kamay sa bunganga ng buhaya. Gayunpaman, dahil na rin sa pagtatapik niya sa bunganga ng buhaya ay parabang nagalit ito. Kaya sa pagkakataon na ito ay ito ang nangyari. Pagkalagay ng lalaki sa kanyang kamay sa bunganga ng buhaya ay agad nitong kinagat ang kamay ng lalaki at ang pinakamalubha pa ay ginawa nito ang death roll. Ito ang ginagawa ng mga buhaya kapag meron silang hawak na biktima para mabalian ito ng buto. Sa kasamang palad ay naagaw ng buhaya ang show ng lalaki at pati na rin ang kanang kamay ng lalaki. Number 1. Noong April 2008, habang nagsushoot sila ng promotional video sa Predators in Action Facility, ang Hollywood stunt actor nito na si Stephen Miller ay inatake at napatay ng isang 4 years old na grizzly bear na ang pangalan ay Rocky. Kilala ang oso na ito sa kanyang appearance sa isang pelikula na semi-pro kasama si Will Ferrer. Ito ang pangalawang pagsasama sa trabaho ni Stephen at ng oso. Sa pinakauna nilang pagsasama sa trabaho ay si Stephen ang double actor ni Will Ferrer at siya ang nakipag-wrestling kay Rocky. Bagaman ay hindi pa masyadong sanay si Stephen Miller kay Rocky, pero pumayag naman itong magkatrabaho sila ulit dahil dati na rin silang nagkasama ni Rocky sa isang pelikula. At habang ginagawa nila ang advertisement at dapat sanang gayahin ni Rocky ang galaw ni Miller,
Pero sa kabilang banda ay hinawakan ng oso ang liig ni Miller at sinunggaban niya ito. Sa pagkagat ng oso ay may ugat na natamaan at naubusan ng dugo si Miller bago pa dumating ang paramedics. At dito na nagtatapos ang video nito, mga katambay. Ikaw, katambay, ano ang masasabi mo sa video ito? Comment mo lang dyan sa comment section at babasahin natin yan. Alright? Peace, mga katambay!